Please, hindi mo na lang kami iwan para nandun si JR. Tsaka si Lilan na. Tatakidan raw po niya yung padre sa kanyang Barbie doll. Ano ba? Ba? Eh, tapos, ang boring kina Lola. Kwento ng kwento. O ano-ano lang. Napag-usapan na natin to, hindi ba? Nasa Saudi pa ang papa nyo. Ako, may seminar tuwing weekend. Kaya dun muna kayo sa lola nyo. Tama ng reklamo, ha? Wala. Epoy, tama na yan! Aray! Gawa! Ano ba? Ubaba na. Gawa! Tumigil ka nga dyan sa pagpapras mo! Ikaw rin! Tumigil ka rin maglalaro dyan sa robot mo! Ako, sige na. Nakulit ka naman. Kumusta na po kayo, Nay? Miss na namin kayo eh. Eto, laging okay, so alright. Nay, mauuna na po ako. Kayo na bahala sa kanila, ha? Huwag bibigyan ng sakit ng ulo ang lola, ha? Magpakabait. Sige po. Sige, bye-bye. Ako nang bahala dito, ha? Pasok. Dito. Bye-bye. Lola, kabit ko yung PlayStation na. Ako muna manonood ng TV. Eh, ako na, una. Ano ba? Kuya, ako naman manonood ng TV. Kanina ka pa dyan, no? Ayaw nyo bang kumain muna? Kain muna mga apo. Ayoko pa po. Manonood pa po ako ng TV. Talaga bang hindi kayo nagugutom? Hindi po! Kulit talaga ni Lola. Rextor? Jewel, nagtatago ka pa! Balik mo sa akin si Rextor! Lagot ka sa akin pag nakita kita! Jewel! Nasaan ka ba? Dala ng papa yan. Pag nawala yan, susumbong kita. Jewel, nasan ka? Lagot ka sa akin pag nakita kita. Jewel! San ka? Jewel! 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 Nandito ka lang pala, ha? Akin na nga si Rextor! Sa susunod mong kunin si Rextor, lagot ka sa akin! Kuya, di na mo yung baulo nagliliwanag? Tara, buksan natin.
naman nakasulat eh. Nasa ilalim mong nagliliwalhat. Magician dati ang lolo mo. At kayo ba eh, interesadong makinig ng kwento dito? Opo! O sige ha. Babasahin ko ha, para maniwala kayong may nakasulat dito. Ang ikukwento ko ngayon ay ang alamat ng palaka. Naisip niyo na ba kung bakit pagkatapos ng malakas na ulan, kumukokak ang mga palaka? Hindi po. Ganito yun. Nung unang panahon, sa isang malayong lugar ng dati yaon, dumating ang panahon ng tagutom dahil sa mga salot na pesteng kumakain sa mga pananim at sa sunod-sunod na pagdating na malalakas na bagyo. Walang ibang maaring tumulong sa kanila kundi ang isang babaeng higanting nagnangalang Kokak! Naku! Yung pinakukuloan ko! Sandali lang ha! Galing yung liwanag nito. Jewel, oh, tignan mo, merong hagdan. Oo nga, saan kaya papunta yan? Bilis, sigan natin bago dumating si Lola. Pwede bang sabay tayo? Ikaw na lang. Sinabi na sabay tayo eh! Ano yun, kuya? Lumindol! Ay,
Aray ko. Kuya, gubat na to eh! Ah! Epoy, Juven! Ba't niyo ba iniwan? Dito muna ako. Baka bumalik ang higante. Next story, ikaw ba yan? Buhay ka? Nananaginip yata ako eh. Tsaka nagsasalta ka pa. Malay ko, hindi ko nga alam eh. Iniwan niyo nga ako eh. Kulit-kulit mo. Yan, nasaan na tayo? Duel, kanina ka pa sisirang-sisa sa akin, ha? Eh, nandito na tayo, eh. Kaya, huwag ka nga magsungit. Ay, naku, Epoy, Juwel. Mabuti pa. Maghanap din ang mapagtatanungan. Tara. Mas maganda daan dun. Silang makain. Oo nga, para silang hirap na hirap. Ibig mo sabihin, patay gutom lahat ng tao dito. Magugutom din tayo. Naku, mamamatay tayo. Makakakain ka ba, eh, robot ka? Kung hindi tayo gagawa ng paraan, lahat tayo, sampu ng ating mga kanayon, ay mamamatay dito sa dati yaon. Ngunit anong paraan pa magagawa natin? Ang kalaban natin ay kalikasan. Maraming bagyo, at kung hindi naman bagyo, tagtuyot. At kung hindi naman tagtuyot, ay mga peste. Iisa na lamang ang ating pag-asa. Alam kong lubha itong mapanganib, ngunit ito na lamang ang paraan para masagip natin ang ating mga pananim. Si Kokak. Si Kokak? Sino namang maglalakas loob para harapin si Kokak? Ang sino mang haharap ni Kokak ay humanda ng mamatay. Dahil... kailangan niya munang harapin ang buong tapang ng higante bago nito pakinggan ang mga kahilingan tulong ng mga dati yaon. Kung ganon, isang sakripisyo ang ating hinahanap. Hindi isang magiting na handang humarap kay Kokak. Walang magkakaroon ng lakas ng loob. Ako! Sino kang matapang? Magpakilala ka! Ako si Palak. Isang magsasaka. Mas pipiliin ko pang mamatay sa kamay ng isang higante kaysa sa unti-unting mamatay sa gutom. Kung gayon ay pagpalaing ka nawa ni Bathala. Higante? Baka yun yung nakita natin higante kanina. Ayoko na dito. Umalis na tayo. Wala lang makain. May higante pa. Tapang ni Palak, ano? Hindi naman nag-iisip yung Palak na yan. Higante, lalabanan. Good luck sa kanya. Isang pitik lang yan. Patay na yan. Siya nga pala. Nasaan ba si Rextor? Nagutom daw. Hahanap doon ng pagkain. Robot! Magugutom? Baka hindi para sa kanya. Para sa atin yata yun. Siguro nga. Tara, sundan na lang natin si Palak.
akin ang patingaw! Sino kayong gumagambala sa akin? Ako si Palak ng dati yaon. Inahamon kita! Huwag kayo magulo. May naririnig ako. Isang malaking isda paparating. Hindi yun isda. Si Palak yun. Sino kayo? Ako si Epoy. Ito naman ang kapatid kong maarte, si Jewel. Bakit ganyan ang itsura ninyo? Eh, hindi po kami taga rito. Taga saan kayo? Mula sa bayan ng Maynila. Maynila? Hindi ko pa naririnig yun, ah. Anong kailangan ninyo? Nakita kita nakipaglaban sa higante. Kung ganun, alam niyo na kung anong nangyari sa akin. Pare-pareho na kaming mamamatay sa gutom. Dahil nabigo akong humingi ng tulong sa higante. Kasi akala lang higante, sinusungitan niyo siya. Oo nga, hinahamon mo ng away eh. Eh, babae pa yun, tapos ikaw lalaki. Siyempre, magagalit yun sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Kung gusto mong humingi ng tulong sa isang tao, kailangan kaibigan mo muna. Correct. I'm Rextor. Kausapin mo na! Kausapin mo na! Kokak! Hindi ka na nadala. Ngayon, sisiguraduhin ko hindi ka na makakabalik para kang palala. Hindi! Hindi ako nagpunta rito para makipag-away. Nagpunta ako dito para humingi ng paumanhin at makipagkaibigan. Ito? Itong mga alay ko. Alay to ng isang kaibigan. At para sa iyo yan, Kokak! Alay? Hindi ka ba natatakot sa akin? Matagal ka na nilang kinatatakutan dahil hindi nila nakikita ang kabutihan sa iyong loob. At iyan ang gusto kong makita sa iyo ngayon, Kokak.
Ano? Tinatanggap mo ba ang aking pakikipagkaibigan? Kunan mo na yung mga prutas. Kunan mo na. Lahat. Mga bulaklak. Lahat, kunin lahat. Kunan mo na. Huwag na pumanik. Ako na baba. Huwag ka mag-alala. Ligtas ka na sa panganib. Maraming salamat din, kaibigan. Uy! Friendship! Ayaw tigilan ng mga peste ang aming pananim. Kaya't madalas eh halos wala na kaming anihin. Pagtagtuyot naman, misto lang patay ang lupa ng mga taniman at hindi na mapakinabangan. Balik! Balik? Balik! Hindi na tayo makakabalik! Ah! Ay, nako, Rextor! Duwag-duwag mo naman pala! Kala ko matapang ka dahil isa kang robot! Kokak! Kuya, tingnan mo! Close na sila, Palak tsaka Kokak! Kokak! Oo nga eh. Buti lang tulungan ni Kokak ang mga dati yaon. Lagi na sila ngayon babantayan ni Kokak. Uy! Sweetness! Shhh! Huwag nga kayong maingay. Kokak, palak! Naiinip na ako, Palak. Nais ko na sumapit ang araw na yon. Ikaw lang ba? Matagal ko na rin hinihintay sumapit ang araw na yon. Kuya, sino yung magandang babaeng kausap ni Palak? Ewan ko. Kanina pa niya yung kausap eh. Mukhang may gusto si Palak doon sa babae. Naku, baka magalit si Kokak yan. Bakit magagalit? Magkaibigan lang naman sila. Hindi naman sila mag-asawa. Palak! Ang saya mo ngayon ah. Tama ka. Masaya nga ako. Dahil ang pinakamagandang babae sa buong mundo, kausap ko. Siya si Ulan. Siya ang babaeng napupusuan ko. Pakakasal na kami. Ha? Anak siya ni Apo Akdaya. Hihingin ko na ang kamay ni Ulan. Pakakasal na kami. Ba't
Kokak! Palak? Kanina pa kita inaantay. Akala ko, hindi ka na dadating. Pakiramdam ko umiiwas ka na sa akin. Halika? Huwag na! Pumunta lang ako dito para may sabihin. Baka matagal tayong hindi magkita. May kailangan lang akong ayusin. Ayusin? Baka kasal na kami ni Ulan. Pinalam na namin sa kanyang amang akdaya ang aming pag-iibigan. Mahal na mahal ko si Ulan, Kokak. Hindi pala. Hindi ka maaaring pakasal kay Ulan. Masasaktan ako. Palak, mahal kita. Higit pa sa isang kaibigan. Mahal kita. Kokak, totoo ba yan sinasabi mo? Ha? Hindi sa panaginip, hindi ko naisip ang iibig ako sa tulad mo. Tsaka, tingnan mo, higante ka. Magkaiba tayo, hindi tayo bagay. Tsaka sa tingin mo, sa itsura mong yan, merong kahit sino man lang lalaki mag-aagusto sa'yo? Wala! Alis na nga ako. Baka hinihintay na ako ni Ulan. Gandi at nangarap? Akala naman niya, papatulan siya ni Palak. Dihamak naman na maganda si Ulan. Ang pangit-pangit ng higanti niya. At naku, tingnan mo lang, nakakatakot na. Kailangan bumalik na siya sa bundok. Hindi na natin siya kailangan. Mag-iihad lang siya sa ating pamumuhay. Umalis na kayo sa bahay na ito. Hindi mabubuti ang mga tao dito. Mabuti lang sila kapag may kailangan. Ayoko nang magtiwala sa tao. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagdalo sa aming kasal. Naging mapalad tayo nitong mga nakaraang panahon. Dahil na rin yon sa ating kasipagan. Naway manatiling mapalad ang ating mga pamumuhay. Mabuhay ang bagong kasal! Buti pa! Umpisahan na natin ang kasiyahan! Samahan niyo kami sa aming pagsayaw! Kokak! Anong ginagawa mo dito? Anong kailangan mo? Pakiusap! Mamungguluhin ang kasal namin ni Ulan! Diyan kayo magaling. Sa pakiusap. Sa paghingi ng tulong. Pero hindi sa pakisalamat. Huwag kayo mag-alala. Hindi ko naman kayo sasaktan eh. Higit sa kamatayan ang kaparusan sa mga tulad yung walang puso, walang utang na loob! Simula sa araw na ito, sinusumpa ko
sa ngalan ng langit at lupa. Ikaw pala. Lalo mo akong titingalain. At sa tuwing umuulan, lalabas kayong lahat. At paulit-ulit yung tatawagin ang pangalan ko! Salamat! Madaling makalimot! Buti na lang naging robot ako at hindi ako naging tao! Iba-iba! Rextor! Ayun, Kuya! Kuya! Tingnan mo, dumikit sa damit ko galing sa dati yaon. Sana buhok na lang ni Kokak kung nakuha ko. Palaginip kaya yun, Kuya? Hindi. Galing yun dun sa baul. Eksakto kayo sa tagalian! Kuya, ay hindi ko sabihin, hindi kami matagal nawala. Nawala? Alam ko, naglalaro lang naman kayo dito, di ba? Oh, mamaya ko nalang itutuloy ang kwento ko tungkol sa kung bakit kumukokak ang palaka, ha? Lola, alam na po namin yung story ni Palak at Kokak. Ah, oh ano, enjoy ba kayo sa biyahe? May natutunan ba naman kayo dun sa biyahe nyo? Ha? Oh, kakain na kayo, ha? Alam ko namang gutom na kayo, eh. Eh, Lola, ano ba po yung ulam? Adobong palaka! Ano po? Hindi!